entering in the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemning them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. Muna and delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked. For the righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, but and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Sabay-sabay. But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness and despise government, presumptuous are they, self-willed. They are not afraid to speak evil of dignities. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong masalita. I pray na kami po'y matuto. Iwas sa gintong kasalanan, Panginoon. I-discuss namin yung umpisa namin series. I pray kayo pong malulati. Magiging sa bawat isang patalino, Panginoon. Sa mga i-discuss na ganito, Panginoon, kailangan makita namin aming sarili dito. Ibang tao, Panginoon. So, exactly kami andito. Kung andito kami, I pray ito yung ma-root out. Mga kasalanan ganito, Lord. So, kayo pong malulati. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Ako muna po. Nag-print. Good afternoon po sa lahat. Okay, ang title po natin ngayong inabanggit ko sa inyo Thursday. So, actually, umpisahan ko doon sa kwento, no? So, hindi na siguro mga galit. Pero, meron pong kilalang pastor na actually, pina-follow natin, no? Magaling. Ginig ba? So, talino. Marami siyang anak, eh. So, nagulat ang marami. Makailan. Actually, meron ng case dati na yung ibang anak naman niya, si 12 anak niya eh. Ang panganay, tatlong lalaki. So, yung una at yung pangalawa, medyo bastos daw magsalita, ganyan. Nakatawa ba yun? Hindi nakakatawa yun kasi pasto siya, yung anak niya, bastos magsalita. Nakatawa ba yun? So, alam niyo naman na apektado yung church, of course, mainly yung pastor, pero minsan pati yung mga pamilya niya. So again, ha, ito'y pwedeng kasira ng gawain. Madalas yan, actually. So pero, nabanggit ko rin sa last time to eh. So ang pinaka lingkod ng Diyos dyan sa isang church, sa ating mga Baptist churches, yung pastor, syempre. Ngayon, kasama niya yung kanyang pamilya. So, malaki rin ang papel na gagampanan ng pamilya ng pastor. Amen? Pero lagi na tandaan, tayo, ano tayo eh? Nakita nyo na, maliit lang tayong church. So, ito naman ang structure talaga ng church. Wala namang, yung iba kasi nakashield yan, yung mga, alam nyo, Catholic. Hindi nyo kilala yung pare doon, mag-upis na lang yun. Ina-appoint lang yun ng Pope. Eh, kamakailan lang doon, may ina-appoint si Pope ng bagong cardinal ata, parang ganun. Tuwan-tuwa yung mga Pinoy. Anyway, hindi tayo ganun eh. Yung mga yan, hindi mo alam, sabi nga sa'yo, may mga nightlife yan, alam yung nightlife. Kasi hindi mo siya kilala eh. May mga pera pa yung mga yan. Kunwari, si Father, kunwari, sino mo gusto yung pare dito? Si Padre Damaso, na taga San Mateo, pupunta yun ng ano, Stop and Shop. Nagiinom doon. Hindi mo malalaman nyo kasi hindi mo siya kilala ng mga taga doon, di ba? So si Pastor hindi ganun. Amen? Kilala niya yung buhay niya, pamilya niya. Kaya ginagamit ngayon ng kaway yung sinisira namin sa testimony. So again, kaya dapat maingat mga pastor, pamilya niya, panalangin niyo, and then tulungan niyo rin. But anyway, itong nangyari nga, kwento ko sa inyo, kapulutan ng natin ng aral. Okay? Nabanggit ko na ba yung, hindi, mamaya ko nabanggitin yung title. Actually, magiging series po ito, no? So, na-inspire lang ito, sir, kasi nga medyo malungkot at in a way, medyo, tawag dito, medyo parang controversial, parang gano'n. Doon, maganda naman dito, hindi naman ito. Pero ginagamit, actually, na controversy ng iba yan, eh. So, ito, tinitingal ang pastor to, pero marami din galit sa kanya. Eh, yung dalawang anak niya nung una, bastos na magsalita, eh, alam mo na,
mga kabataan sa mahihabang din eh, di ba? Ang ginawa, nag-chat-chat. Hindi nila alam, alam mo, may mga guys members sa church, may galit na pala sa pastor, ganun. Siguro pag napakarami nyo na, no, hindi na kayo nag-ausap-usap, sinasabihan dito, may tinamaan, ganyan. So, secretly, galit na pala sa pastor, ganyan. So, nabalitaan ngayon, yung anak nga niyang panganay, saka pangalawang panganay, lalaki. Ganyan, mga kabastusan. Siguro nagbibiral, hindi mo alam eh, mga bata, di ba? Lalo sa US, mga ano din ang ano doon, liberal po doon. Dito, okay-okay pa tayo. Doon talagang feeling nila ang sarili nila, ano eh. Sila yung pinaka eh. Ganyan po yan. Hindi lahat ha, pero marami. So, para nangyari, ganun nga, may nag-screenshot. Ay, ito po yung sinabi ng ano, pangarap ko na, Stephen. Mari lang ha. Stephen na naman mga ano dito. Mari lang, Stephen. May nag-usapang basto sila, pero ang napansin lang yung anak ng pastor kasi sa dami member, ano ba sinabi ni Stephen? Ganyan daw. Eh, na-screenshot yun. Di mo matatanggi yun. So, yung mga galit sa kanya, sa galit sa pastor, ginawa, ay, mga anak mo, siguro hindi ka mabuting tatay. Nakita niya problema? So, yung tatay, naglilingkod ng tapat sa Diyos. Kasi yung mga anak, mga bata yan eh. Ginamit kayo ng iba na parang springboard para sirain. So anyway, nag-die down na yon ang issue. Ngayon na naman, yung pangatlo naman. So adult na, may trabaho na, lumabas na sa bahay. Ang problema, may pagka, ewan ko dito, parang may pagka, ang palabas ng mga kalaban, eh yun nga, sinaulo daw yung pastor sa loob, parang ganun. Ang masyado daw malupit. Na hindi yan, pinapalo daw yung mga anak. Narcissist. Narcissist ba yun? Narcissist, parang mahal yung sarili. Ano ko, eh, nag-ano si Bad eh. Narcissist, alam ko. Hindi ganun na-ano na ba, Bad? Narcissism. Egocentric. Ayan, so parang ganun yan. No? So, nakita niya kung paano sinisira yung likod ng Diyos. No? So, hanggang ngayon, actually, hindi pa siya nag-respond. Kaya kinakabahan din ako. Pero, whatever happens, sabi nga sa inyo, again, hindi ko dinadag si pastor dito, pero ganun talaga, alam naman yan eh. So, nagka-problema si pastor sa anak niya, si pastor Padua din, nagkaroon ng problema sa anak niya. So, hindi tama yon. Pero ang tanong dito kasi, alam niyo naman yung 1 Timothy 3. Yung mga qualification ng pastor. Isa doon, yung mga anak niya dapat mabait lahat. Ganun ba? Ganun ba yan? Dapat lahat mabait. Hindi naman, sabi doon, dapat, di masunod rin ba sabi doon, under subjection. Ibig sabihin, hindi sila pinapabaya unruly. Ibig sabihin, hindi pinapabayaan na drugs, kung ano man yung bastosan. Eh, nagsalita lang. So, sige nga, sa palagay nyo, dapat mag, ano na ba yung pastor? Hindi na siya dapat magpastor. Pero yun ang ginagawa ng mga kalaban niya. Pinapalaki yung issue. So, kanina nga, medyo nag-aalala ako sa inyo. Hindi naman siguro masama yung sinabi ko kanina. Narinig nyo naman sa school yun, di ba? Yung mga ba? So, yung isang pastor naman, ganun din. Sinabi niya, ganyan, no? So, siraan po ito. Kaya ngayon, ito ng pangatlong anak nga, sabi ko nga, mas matindi kasi nag-YouTube pa. Nag-podcast pa. Ang malala, nagpa-interview sa mga loko-loko dun sa mga galit na member dati. So, ano sa palagay niyong gagawin dun? Ha? So, pag-uusapan siya ng pipiliin yung mga salita para magmukhang masama yung lingkod ng Diyos. So, kaya ang tatakil natin itong si yung anak niya. So, i-summarize ko na lang bago natin ano yung sermon. Actually, series to. So, pinapanood ko, hindi ko na tinapos kasi nga, ano eh, na-discern ko na. Pero basically, sinasabi ng anak niya, malupit si tatay, lalo na si nanay. Alam mo ba yung nanay ko, tamad-tamad, inuutusan kami lagi. Kami nagbabantay sa aming kapatid na maliit.
ang sigip-sigip ng bahay namin, sigip ng bahay, kasi nga, 12 kayong anak eh. So, unless hari ka, natigisa ka yung kwarto, hindi. Ang ginawa sa kanya, pinakita pa yung kwarto nila, pambira siguro, 5 yung anak, nasa isang kwarto, yung maliliit. Double deck, tapos, double, parang nilagyan lang ng ano. Eh dati kasi, hindi pa sila ganun, muti ngayon, maganda-ganda na yung bahay nila. So, nakita niya problema. May mga sinabi, yung nanay ko, pinagmamalupitan yung mga anak ko. Ha? Updated naman kayo. Mas worse sa tatay daw. At bungangera daw. Alam nyo, habang kaya pakinggan mo yun, nag-ano kayo. Kasi ang reputasyon ng mabait, na babae, at talagang sob, malumanay, nasasabihin yung anak niya mag-asabi mismo, abusado. So, nagkakaano ba tayo? Medyo matindi, kaya hardworking ako, no? Parang, hindi ko alam kasi, di, mali mo, totoo nga, di ba? Pero alam ko ngayon na hindi na totoo yun dahil, yun nga, dahil sa pipreach ko sa inyo ngayon. Amen? Na pwede palang gawin nyo ng isang anak, kahit pa siya ay ginawa ng mabuti, kaya na-detect yung medyo spoiled na ewan to, kasi nga, yun ang nireklamo niya. Eh, late, nung pinurusa kami, hindi kami pinakain. Masama na naman talaga yung pag kinuwento mo sa labas, di ba? Eh, paano kung may ginawa kang mali? Yun ang di niya sinabi. Kung alam ko yung, ano ba sila, ano bang ginawa mo? Bakit? Dapat yun ang tinanong mo nag-interview, eh. Kaso nga, talagang niluto na nila. Okay? So, nagkain din tayo. Medyo ano to, ha? Tumutok, i-relate nyo na yung sarili nyo, mga anak, at ganun din mga magulang. Kasi actually sa atin, lalo sa Pilipinas, feeling ko, ano yung mga magaan yung mga dito, bihira na yung, sabi nga sila, sinasako dati yung mga bata. Eh, hindi ko rin nakaranasan yun, okay? Kaya hindi ko makakalimutan, nahahataw ako ni daddy ng ano, lalo si daddy. No? Talagang bumakat alam yung sinturon. Hindi naman yung baka. Pero pag leather yan, tapos gigil na gigil sa'yo, hinataw kang gano'n, nakaano ka na. Naranasan ko rin yun, pero galit ba ako sa daddy ka ngayon? Pag naalala mo yun, dahil may ginawa kang mali, yun ang medyo maayos-ayos na bata. Amen? Amen! Kasi nung nakita mo, sa kapatid mo yun, nakita mo sa labas naman na hindi dinidisiplina, anong klaseng tao yung mga hindi dinidisiplina? Sige nga. So ngayon, magpapasalamat ka. At lalo na, hindi na natin actually pupunta natin sa Proverbs kung saan hinahataw sila. Sige, unahin ko na nga yun. Ano sabi sa Bible? Gabisado kasi nga eh. Chasen. Ibasa, mga bata. Ready, go. He that spareth his rod, hateth his son, but he that loveth him, pag spare, ibig sabihin spare is hindi ginagawa, di ba? Parang spare tire, andun lang siya. Reserva lang. Pabigat lang, di naman. Pero, pag sinabing spare kasi, hindi mo ginagamit. Pag yung pamalo mo daw, hindi mo ginagamit, ang sabi dyan, galit ka sa anak mo. So, ibig sabihin, dapat galit, kung mahal mo siya, gamitin mo yun. Kaya sabi dyan, but he that loveth him, yung nagmamahal sa anak, ginagamit yon at pinapalo, dinidisiplina yon. Pag sinabi pong betimes, ibig sabihin po dyan ay maaga. Ngayon nagkasala, paluin mo ngayon na, hindi bukas. Okay? Amen. Ako muna dito sa 23:13, nakalagay dyan, withhold not correction from the child, for if thou beatest him with a rod, he shall not die. Magkasunod pala yan, di ba? Tagalog, huwag mo again pigilan yung sarili mo na i-correct, no? Either paluin, pagalitan yung bata. Kasi sabi nila, hindi lang pinagalitan, sabi, for if thou beatest him. Sabi nila, pagsabihan mo lang. Sabi yung rod kanina na bagay, rod lang yan, kasi panakot lang yan, o kaya ganun lang. Hindi, beat eh. Alam yung beat? Pinapalo. Kasi na pag pinalo mo siya ng pamalo, hindi siya mamamatay. Ano sabihin nun? O di, basa mo yung next. Kasi thou shalt beat him with the rod. Inulit pa. Baka hindi natin naintindihan eh.
At sa panahon nga ngayon, may mga ganyan tao na hindi mo kailangan yan. Ang Diyos na nagsabi, paano yan? Thou shalt beat him with the rod and shall deliver his soul from hell. Kaya nga naman, mga soul winner sa atin, salamat sa soul winning kanina. Alam nyo ba, sino yung mahirap soul win? Yung mga addict, yung mga mainginom, o yung mga ano, sanay na sa palo. Sino yung mahirap masave? Yung mga mabisyo, di ba? Yung pinabayaan lang, bahala ka dyan. Kahit mga politiko pa yan, mayaman ka mayaman, dissenting mukha lang. Naku, hindi, umpisa pa lang, mahirapan ka na dun eh. Kasi hindi nila alam yung proper authority. Ganyan po nagsisimula yan. Kaya sabi ito, paluin mo! Inutos ng Diyos. At sinasabi sa Proverbs, matalino ka doon, ginawa mo yon. Pag ginawa mo yon, hindi, again, hindi, ililigtas kita, paluin ka. Hindi, gano, obviously. Hindi ka maliligtas pag gano'n, ha? Palo. Ibig sabihin, madali ka maligtas eh. Kasi alam mo yung parusa, alam mo yung masakit. Diba? Alam mo bakit ginawa sa'yo, mahal ka niya. So makaka-relate ka agad sa gospel. Okay, kaya balik tayo sa kanina. Ngayon, pinaintindihan niyo na. So, yun ang ginawa sa kanya, pinagmumukha niya masama yung magulang niya. So, kaya ang title natin ngayong umaga, hapon pala, title po natin is The Rebellious Side. Ito po yung ating pangalan ng series natin na gagawin. This is about submission, self-will, and rebellion. Ito po yung ating series. Okay? Ulitin ko. The Rebellious Son. Part 1, self-will po tayo ngayong hapon. So, meron lang akong tatlong points. Kaya mabilis lang to. Kaya sana makuha natin na maging excited tayo dito. So, merong sagot sa ganun. Ang isang batang spoiled brat, yan ang nasa panahon pa namin eh. Spoiled brat, alam niyo yung brat? Hindi ko alam yun eh. Maliit na batang parang, ngayon si Shana, eh, bata pa naman yan, pero napapalo din yan. Ang sabihin ng brat. Na child lang pa, ill-mannered, immature person. Yan. So, di natin gusto itsura ng ganun, di ba? Sa church, mayroon ano yung mga pastor dyan eh. Yung isa daw sa mga reklamo. Anong attitude na spoiled brat? Kung imagine, natagalan si pastor. Kanina, natagalan ako, di ba? Eh, gusto nung mag-mall nung anak. Ang tagal naman, bayaran mo na kayo sa pastor. Uwi na tayo. Ganun daw. Ganun daw yung attitude, nakikwento lang. Pero nakita nyo kung gano'ng kasama yun. So ngayong umaga, hapon pala, umaga o umaga. Tingnan natin, part 1, anong isipin ng self-will? Diyan lang tayo, ano? Self-will. Sali, puro ano tayo ngayon, definition. Ang sinasabi ko eh. Ano yung sabihin ng self-will? Actually, dito sa akin, hindi ko na-print. Natin title. Define lang muna natin mga terms. Pag sinabing self-will, number one, resolute adherence to your own ideas or desires. Sa Tagalog, ano siya resolute? Alam, gustong-gusto mo, no? Walang makakapigil sa'yo. Quickness or firmness. Okay, matibay ka. Walang magsasabi sa'yo kung anong gusto mo. Diba? Gusto ko to! Gusto ko to! Bata, ganun. Yung sarili mo idea. Pangalawa, the trait of resolutely controlling your own behavior. Antigas ng ulo niya. Self-command, self-control. May mga bagay na self-control. Maganda sana, pinipigilan mo sarili mo. Diba? Tama. Yung kaso, sinabi self-will, talagang, alam niyo na yung will, diba, sa ating station? Siya yung nagdi-decide eh. Whether masama o mabuti, magdi-decide ka pa rin. Walang makapigil sa'yo. Hindi ka pwede pilitin eh. So yun ang self-will. And then another, yun na lang pala, no? Dumatay self-will, mamaya ng iba. So naintindihan na po yung by self-will. Ibig sabihin, pag gusto mo, gusto mo. Wala silang pakialam. So bilisan ko lang to. May tatlong points lang ako. Characteristic of self-will that we should recognize and avoid. Parang makita, parang hindi natin i-desire to. Kasi ang ganito ang ginagawa ng iba.
Para lalong maging pag matigas ang ulo niya, gusto niyan, ayaw na sinasabihan. Ngayon, paano na gagawin yun? Paano pag maraming tao nakakaalam na mali sila? Ang ginagawa niyan, ini-influence din nila ibang tao na tanggapin sila. Ganun niya, wala, mayabang. Eh, okay lang yun. Bastos, okay lang yun. Tanggapin niya, parang bakla. Diba, kahit nakakadiri mo, ang tanga. Eh, tanggapin niyo ako, sir. Sir, hindi ako sir, mama ko. Kahit lalaking-lalaki yung mukha, katawan, braso. Ganyan po yan. At hindi lang baklangan natin kahit mga lalaki. Ano yung mga katigasan ng ulo ng mga lalaki? Alis ako! Bahala kayo! Hindi ako papaalam. Uuwi ako ng ano, gusto ko. Giinom ako, ganyan ako. Nabairo ko. Diba, ano pa yung mga dalas na sa inyo? Laro ako, laro lang ako. Gusto ko lang maglaro, laro, laro. Sa salita din. Tinuturoan mag-opo, opo. Ganyan tayo mga Pilipino. Kaya hindi lang sa Pilipino, buong Asian po yan. Pag inag-aralan nyo yung language ng Asian, lagi mayroong respect na equivalent. Alam nyo ba yun? Yung sabi yung mga Pilipino, Pilipino lang pala. Ano pa yung mga katigasan ng ulo? Hindi pagsunod. Actually, yan na nga. Para ngayon, hindi natin gawin to. Kasi yung iba, again, pinapakita nila yan sa'yo para i-follow nyo. Men? Si Yabang pa yan, si Bill Gates, Keisho, tsaka si Zuckerberg. Ay, hindi ako nag-college. Okay yun, kita nyo, yamang ko ngayon. Hindi yung iisip ngayon yung mga tao, ay, ganun pala yun. Mag-drop out kaya ako, kala mo naman. Matagal na mayaman yung mga yun. Hindi lang na sinasabi. Ang luloko yung mga yan. Anyway, ano pa yung sabi ko? Ano yung mga kalokohan yan? So, para hindi natin i-follow, kung nakita mo sa TV, nakita niyo ba yung bida sa ano? Nakita niyo ba si Iron Man? Savior yun, hero. Pero babaero. So, ganun ang ginagawa nila. Ngayon, hindi tayo ganun katanga na maniniwala tayo. Amen? Amen? We have the Word of God. Pasabihin sa atin na talagang bluntly, plainly, hindi natin kailangan yan, hindi yan cool. Okay, hindi yan kanais-nais. Hindi yan maganda sa atin. At hindi pa tayo Kristiyano actually, hindi maganda talaga yan. Kaya bilisan ko na lang, number one, yan tayong apat na verse lang na main. And then, nabasa natin yung introduction kanina. Meron sa Deuteronomy, alam nyo po yung mga Hudyo, tsaka Israel. Kwento ng Deuteronomy 1, so inulit lang po yung kinuwento sa kanila. Ano nangyari sa kanila? Of course, nasa Egypt, pinalaya sila, no? Victory yung basa kanila. Malakas na nation, inalipin sila, paano kumakalis doon? Hindi sila pahig basta-basta. Pero dahil sa kamay ng Diyos, sabi doon, mighty hand of God, nakaalis sila doon. Pinakita, pinarosahan yung Egypt. Bandang huli, napilitan sila. Sige, lumayan na kayo. Ito pa yung mga ginto pala namin. Alam niyo ba yung kwento? So, pero nung nasa ano na sila, promised land, na yun naman ang sinabi sa kanila. Saan tayo pupunta? Sige, alis tayo sa Egypt. Punta tayo sa promised land. A land full of milk and honey. Tama ba yung ano ko term? Overflowing. Hindi lang may milk, may honey. Nag-overflow. Kasi mayaman, malusog, mayaman. Masagana. Ano nga ginawa nila? Pumunta na sila doon. Pumunta na sila kaso, syempre may tao doon. Ang utos ng Diyos, patayin nyo lahat. Sa inyo na yun. Huwag niyong gagawin ngayon yun, ha? Sinabi siya yung Diyos, sige, pero sigurado akong hindi niya kasabihin sa inyo ng Diyos, ay, may magandang bahay doon, patayin ko. Hindi ganun, ha? Pero nung panahon nila, kasi talagang mga marami ding bakla doon, talagang mga mga abominable, maraming mga sakit, maraming kademonyohan. Nung panahon nila, talagang pinapatay ng Diyos, pinaubos. Anong ginawa nila? Natakot sila. Sa halip na maniwala sila sa Diyos, sabi nila, sinisipan ang Diyos, para si Moses, eh dapat doon na lang kami namatay, at may mga ano doon, onion, tsaka cucumber, tsaka so, sinisip pa yung lingkod ng Diyos. Nangyayari ba sa church yan? Actually, mayroon nga pelikula na ganun eh. Actually, nire-relate yung church sa ano sa kanila, ganun din. Kung alam niyo yung sige, sabihin ko na lang kasi gusto niyo mag-ano. Explore. Basta ni kinukumpara daw tayo sa ano, para daw tayo naging kalaban ng computer. Inalipin. Sinaksak sa Matrix. Alam niyo na yan?
So pinalaya sila doon. So baling bakla pala yun. Anyway. So pinalaya sa doon yung tao, pero lahat ba masaya? Hindi, sabi niya, dapat doon na lang ako eh, at least ano. Nasa meeting. So ganun din sa mga Kristiyano, alam niyo ba 'yon? Bakit pa ba't mo pa akin invite sa church? Nalaman kong may impyerno. Niligtas nga ako ngayon, eh, gusto kong magsaya sa doon, no? Yung mga makasanlibutan, yung mga ganyan eh. Kaya iwasan nyo, kaya ganun tong mga Israel. Kaya galit ng Diyos, gusto niya patayin. Nakiusap lang si Moses. But anyway, kahit po yung statement dito ng rebellion, number one nating dinescribe po yung ginawa, no? Kinuwento ko na sa inyo nung mabilis lang. So kaya, kinukwento, nire-rehearse ni Moses sa kanilang mga isipan, tsaka sa tenga nila. Sabi, so I speak unto you, pakibasa nga po niya, ready, go. So I speak unto you, and ye would not hear, but rebelled against the commandments of the Lord, and went presumptuously up into the hill. Okay, yun na nga yun. So, ginawa kasi nila dyan, sabi, hindi, sige, huwag na kayo pumasok, takot pala kayo, bumalik na kayo, papaikutin kasi hanggang mamatay. Sabi, sandali, mali yata yung ginawa natin. Ang ginawa nila, sige, sumugod na. Eh, kaso wala na yung blessing ng Diyos sa kanila. Nung una, ganun. Kaso nung wala na, sige, ayaw nyo, sige, mamatay na lang kayo sa wilderness. Nagdalawang isip. So, kaya ang ginawa nila, sumugod yun, sumugod. Patay sila. Okay? Ang dami na matay sa kanila. So, pero pagkukuha natin, sabi dyan, no? Sinabi ko sa inyo, and ye would not hear. Sinabi ko na nga sa inyo, hindi kayo nakikinig. Anong ginawa nila dahil sila nakinig? So, balit kayo nagrebelde laban sa utos ng Diyos. Ayan ang rebellion, no? At self-will. And then, sila nga ay sumugod, oh, pero namatay yung karamihan sa kanila. So, ano yung number one point natin? Ano yung mga karakteristik sa self-will na dapat maintindihan natin? Pag ikaw ay nagrebelde, pag ikaw gusto mong gawin, gagawin mo yung gusto mong gawin. Ano ka? Anong sabi dito? Kayo rebelde. At sabi niya, against the commandment of the Lord. Pinag-utos kayo, dapat niyo ba sundin? Yes. Depende rin, di ba? Pero pag ang Diyos na nag-utos niya, may mali ba sa Diyos? May karapatan ba siya na mag-utos sa atin? Yes. And number one, it is rebellion against legitimate authority. Ganyan ang self-will. Ngayon, kung may gusto ka pa sa sarili mo, magtanong ka rin muna, parang anak natin. Isang mag-grocery kami na isang linggo, hindi nakalagay lahat yan doon. Pwede bang kainin lang isang araw lahat yun? Ang ginagawa, nilalakay yung pala isa sa reklamo daw, di ba? Eh, nanay ko, nilalakay yung rep. Ang sama, sabi naman ng mga nangyayon, oh, sama naman, oh, nilalak yung rep. Eh, pag 12 anak mo yung, ang kukulit doon. Ayan, yung mga yan, oh. Sina Peter, sina Eden. Kala nyo ba, doon walang luck yan, binabantayan yan. Sa mga ubos, hindi healthy yung kakainin nila. Ubusin nila ako, di ba? Ubusin nila ako. Masama yan, di ba? Meron kami special lagi, Yakult, ganyan. Minsan, parang dessert namin yun. Tapos, kasi Yakult, wala na po. Hindi galit na galit ako nun. Hindi lang yun actually. So, isabihin, nakita nyo, nagre-reklamo yung anak, dahil di siya pinapakain, gusto mong kumain. Hindi minsan, gusto mong kumain, minsan di dapat. Amen? At pag 12 kayo, minsan, lalo pag di naman kayo mayaman. Ano, iwa. Nakita niyo yun? Ang gusto sabi dito, that is, pag inuto sa inyo, tama naman. Okay? Tama naman. Nanay, tatay mo, legitimate authority yan. Asa na Stephen? Para sa kanya ito, hindi. Ngayon pa nagsiyam. Mapanoodin mo nga mayata sa YouTube, ha? Anyway, asa na ako? Yan, so pag legitimate authority, sino mga legitimate authority nyo? Kasi naman legitimate, legit, ibig sabihin, tama lang, no? Na Diyos, siyempre, dapat mo sundin. Ang nanay, tatay mo, well, dapat mo sundin yun. Hindi yung tambay sa kung napanood mo saan. So kaya pag hindi ka nakinig, yung self-will na yan, rebellion yan. Sinabi siya, gawin mo to, ayaw mo. Alam niyo ba yung rebellion? Bakit kanina si yung mga spy, di ba? Pinapatay po yan. Kasi pag hinayaan niya mag-run rampant, ganun din po sa Israel dati, may bata sila dito, na lalo na sa panahon nila, isa lang ang Diyos,
malinaw yon, pinalaya sila sa Egypt, tapos may magbubulong sa'yo, huwag tayo, mas magandang Diyos-Diyosan dito, punta tayo, pinapatay po yun. Kahit ka mag-anak nyo. Kasi nga, dadaling ka nun sa masama, pati mga apo nyo, oh. Anak nyo. Hindi tama yon, ganun din tayo dito. Ngayon, again, sa panahon kasi natin, may kalayaan. Kaya sa palagi, maganda naman sa atin ngayon. Sabi nga sa Hebrews, di ba, we have a cloud of witnesses eh. Actually, tanga-tanga ko lang kung nasa Pilipinas ka, tapos mag-Muslim ka pa. Ito totoo lang, mag-Hindu ka pa. Sabi mo, ang daming Christian group, pati pamili ka doon, dito sa iba. Kung nasa Baptist ka na, anong pipiliin mo? Na pwede Baptist dito, Baptist doon. Kung matalino ka, amen? So number one, it is rebellion against legitimate authority. Sabi kanina, would hear not, ye would hear not. Sinasabi sa'yo yung tama, hindi mo, ni ayaw mo pakinggan. Nakakita mo yung ganyang bata, eh, alam ko na sabihin mo eh. Kaya nag-serve mo ka pa, maglalagay na ng ano. Ako, hindi ko na-allow sa mga anak ko yun, pag ganun. Ang hindi ka makinig, pakinggan mo to, sabihin ko. Ang hirap kayo mag-serve mo. Men? Naka-headphone ba ngayon? Pasubo ko sa'yo. Naka, may headphone mo? Huwag mong susuot yan dito, ha? Okay. So number one, it is rebellion against legitimate authority. So grabe, again, kaya kinukupa natin sa mga bata. Pag nakita natin sa bata, kasi alam natin masama. Pero pag medyo matanda na, akala mo, eh matanda naman eh. Kasi lahat tayo under sa Diyos eh. Sa church, may under authority pa rin tayo sa pasto, di ba? Again, hindi ko pinapakailan mo sa mga ano nyo. Sabihin ko na yung tama, hindi ko rin mag... Hindi ko naman i ano yan eh. Alam nyo na, hindi kayo pilitin. At may isang ito, mamaya ulitin tong term na to, okay? Presumptuous. Nagsabihin ng presumptuous. Pag sinabing pre, before, parang nag-a-assume din niya, pero especially presumptuous, ginamit yan na term, isa mga pinapatay sa kanila din, yung mga false prophet. Isa yan sa dinescribe doon. Presumption or presumptuous. Excessive forward. Assuming. Alam niyo yung mga bata, di ba? Assuming. Uy, di ba tayo na? Ano? Assuming, di ba? Alam mo lang yun. So, masama yun. Lalo na pag sa bagay yung Jojo, walang kwenta pa yan eh. Eh, paano kung tumayo dito si Rain? Oh, naka-long sleeve na parang ako. Sumunod kayo sa akin, ha? Mga ganon. Hindi basta-basta yun. Ay, mas magaling ako kay Pastor. Mali siya dyan eh. Ay, tatay, mas magaling ako kasi mama na rin ako. So pag presumptuous, ang laking kasalanan yan, again, hindi ko na mabasahin dito. Sige na, basahin na natin. Ano sabi ni Moses? Ano ba spelling nun? Ano mali? Presumptuous. Walang I, yan. At ganun. T. T. U. Yan. Ito. Sabi dito, when a prophet speaketh the name of the Lord. Ito, makinig kayo. Ito, sinabi ng Diyos. If the thing follow not or not come, hindi naman nangyari. Parang sige buloy. Tsaka kung sino man yung mga yan. This is the thing. Ano mo sinabi ng kibuloy? Parang sinabi niya tayo si ano to, mananalo, di ba? Si, hindi nagkakamali, ah.
Si yung lumapit sa kanya. Ah, hindi. Nagkataon lang pala yun eh. Anyway. Hindi naman nangyari. Hindi, that, but the prophet had spoken it presumptuously. Sabihin, sinasabi lang niya, pero hindi niya alam na totoo yun. Nandiyan niyo ba yun? Lalo pag ano ka nga, lingkod ka ng Diyos, tapos sinasabi mo, hindi totoo. Sinasabi mo lang para, lalo sa politika, ganyan. Mananalo! Si Trump, kunwari. Kaya hindi mo alam yun. Hindi sinabi sa iyo yung Diyos yun. Ang ginagawa mong ini-influensya yung tao para yun ang isipin nila kasi binayaran ka na pala nito. Naintindihan niyo ba yan? So, sabi dito, huwag kang matatakot doon kaya yun yung presumption. So, eh, basta pag makulit lang naman na bata, hindi sumusunod. Presumptuous ba yun? Oh, kaya ka hindi sumunod eh. Sa palagay mo, tama ka. Ay, hindi naman mangyayari yan eh. Ganun ka rin, parang may pinagpapalagay ka na hindi totoo yung sinabi sa'yo, wala kang pakialam doon, mas alam mo yung tama, palagay mo. Man, kaya again, number one, it's rebellion against legitimate authority. Yan ang self-will. Iwasan nyo yan. Hindi masama na makinig, lalo pag magulang mo na siya yung nagpunas ng anong pinunasan sa'yo, pinakain ka, pinaliguan, tinaga. Hindi kayo papahamak niyan. Ang ganun din tayo sa church, ito lang hamong ko sa inyo. I'm sure may maraming mga chismis na ano dyan, sabihin, eh, ganyan, ganyan. Isipin mo lang, sige. Anong ginawa masama sa'yo? Ano yung mga rebelde gagawin? Parang si ano, pangalan ako si John Anderson. Yan yung rebellious son. At sabihin mo ba yung tatay, eh, pinalo ako eh. Yung nga sabi ng Diyos sa kanya eh. Kaya alam, parang crybaby ang tingin ko dun eh. Tapos long hair pa. Nasabihin niya is, eh ako, ligtas naman ako, wala kang masabi sa akin, hindi ako nagda-drugs. Pero yung mga sinusuot niya, talagang rebelde sa suot, sa gupit. Alam na agad dyan, pag siya, ano, ganyan po yan, pag nag-rebelde ka, babaguhin mo yung sarili mo eh. Yung mga bakla, nakita niyo yung mga bakla, pinapasadya nila yung kahit weird na weird yun, mas gusto nila yun, ayaw nila nung mukha sila normal, kasi nga hindi sila normal, papakulay, papahaba, lalaki, papahaba, lalaki, maging lipstick. So, gusto nila yun, mga rebelde kasi. Okay? So, naintindihan natin. So, again, number one, rebellion against legitimate authority. Hindi maganda yon. Never. Iba dyan, sobrang sira na sabi, kahit sa impyerno, pag nilagay ako sa impyerno, papatay ko sa Satanas, tapos ako maghahari. May mga ganun, di ba? Mga biro-biro yung pero. Ba't kayo natawa? Sila pala, hindi ako natawa dun. Kasi pinapamahanga pa nila yung rebellion nila. Kasi iba din again, iba na attack doon. Yung tapang nito. Ako din, tanga-tanga mo naman. Ganun. Hindi yun ang tamang tapang. Amen? Amen. So again, characteristic of self-will that we should recognize and avoid. Una, rebellion yan. Masama yan. Mali yan. Walang honor dyan. Kaya itong nag-rebel, anong gusto niyang gawin? Anong gusto niyang ma-accomplish sa ginawa niya? Una, wala naman tao nag-expect sa lahat ng tao, kahit pastor, perfect eh. Kanino siya mag-a-appeal ngayon? Sa mga galit lang. Gusto maninira lang, gusto sirain yung gawain ng Diyos. So, nasa bad company ka. Nakikinig pa ba? Hindi ata nakaka-relate kayo. Ba't nag-aalis lang kayo? Rebelde kayo ah. Ano pa? Anong oras ito? Ako nga, na-ICR din eh. Oh, saglit lang to, kaya tatagal to. Ang sasabi. Kaya, so kaya nakakarili itong mga to? Sige nga. Wala akong maisip eh. Ah, it's all winning pala. Ayun, sayo na lang dyan. Wala pala si Pameno. I-review. Hindi siya mapasa doon. Ano yung mga rebelde kayo minsan? Yan, sa damit. Ah, bawal pala yan, ha? Eh, Sunday, mahaba. Pero pag na, nako, makita ko si Tricia, ha? Babae, palda. Lalaki, pantalon. Okay? Pinagtatalunan yan. Amen. Eh, pang pababaeng pantalon.
Ganyan yung mga style ng mga ganyan, mga inalagay sa gitna. Unisex, yung mga ganyan. Pagdating dyan, natakil na natin yan. Ha? But anyway, so number two, bilisan na natin. Ano yung mga karakteristik ng self-will na dati natin gayahin? Pero dapat malaman natin. Para iwasan natin yun. Rebuilding ka pala, ayoko nun. Kaya iwasan yung mga bata, pag ikaw nag-iisip ka sa sarili mo, okay naman yun sana. Pero itama mo pa rin. Nag-iisip ka pa sa sarili mo, kunwari, ganito. Nice, Stephen, gusto ko kunwari ng chicken, gusto niya pork. Okay lang yun kasi. Unless wala tayo ibang pera at ano, di ba? Well, next time, preference na yun eh. Walang problema dun. Eh, tabaw, nag-tabaw, gusto ko, ikaw ay maging IT, gusto mo doktor. Nasa iyo yun. Pero pag gusto ko sa church tayo, gusto mo sa iglesia ni Manalo ka, rebelde ka nun. Di maganda yun. Now, pag laki-laki nyo nga, kayo mag-ano yan eh, tatanungin ka yan. Ako yun, yung mga nawala sa diadem, natanong ko minsan pag may pagkakataon ako. Kaya, of course, isa sa mga ano ko yun, na-determine ko na si Pastor na aasahan. Bakit? Kasi kung may mga umalis man doon, pag tinanong ko, walang masabi. May masabi, parang si John Anderson gano'n, eh, wala na, mga plastik na tao dyan eh. Gano'n baka, nasan kaya yung tao ngayon yun? Pag nalaman-laman ko lang, hanapin ko minsan yun. Nasa kayong lugar yun. Kahit sa place of work, may plastic doon, ano, alis ka sa tabaho dahil may, ano ka ba? Deal with it! Sa church, hindi perfecto mga tao dyan. Kaya nga, inaayos tayo eh. So, again, hindi tama ang dahilan yun. Parang kanina, pinapalo ako eh. Appeal tayo, parang tayo pinalo eh. Ba't tayo mo na, ba't wala si Ryan tatay mo, rebelde ka. Sinungaling ka pa. Sino ba ako? Yung number two, ito, sana naman, ito, totoong-totoo to, sabi ito sa Bible. Bakit dapat natin iwasan yung self-will, yung gusto mo lang gagawin mo, basta gusto ko eh. So number one, rebellion nyo. Pero number two, sa Isaiah po, natapos na natin, hindi ba tayo tapos dito, pero common theme sa Isaiah, anong ginawa sa kanila? Binigyan sila ng lugar, blines sila. Anong ginawa nila? Sabi po dito, muna sa to whom he said, yan o, tatapos tayo dito ba? 38, di ba? Title na dito. Yung, alimutan ko. Kaya nakuha ko na dati ito ng preaching. Kaya sabi niya dito, to whom he said, sa mga tao, sa Israel, tinuturuan sila, unti-unti lang, unti-unti lang, unti-unti lang. Kaya sabi dyan, this is the rest wherewith ye may cause the weary to rest. And this is the refreshing, yet they would not hear. Sa Tagalog, may sinasabi sila ang Diyos sa kanila na magandang lugar para sa kanila. Pag ito ang ginawa nyo, makakapagpahinga yung mga kailangan pahinga. Positive yun, di ba? Matthew 10:21 ba yan? Di ba sabi ni Jesus? Come unto me, di ba? To you that are heavily laden and I will give you rest. Sa Hebrews 4:8, yung rest na pinag-uusapan, medyo may ano sa kaligtasan yun. So, positive to. Ano sabi nila? Yet, they would not hear. Sinasabi ko na yung mas makakabuti sa kanila, hindi sila nakinig. And then sa 30-15, parang ganun din to eh. For thus saith the Lord God. So, nasa Isaiah tayo, di ba, pag Thursday. Paulit-ulit yun. Siyempre, hindi naman pa anong Diyos sa kanila na inyong gusto ko, gagawin yun. Hindi pwede sa Diyos yun. Kung makakabuti sa inyo, sige. Pero ang Diyos may nalagay sa kanila sa tamang kalalagyan eh. Nag-rebelde pa sa pinatusahan pa sila. Yung iba, sumunod. Yung iba, ayaw pa rin. Kaya sabi dito, for thus saith the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest, okay, naalala nyo kanina, rest then, ye shall be saved. In quietness and in confidence shall be your strength. Okay? Yung parang Thursday din, di ba? Quietness. Blessing yan eh. Pagpayapa ang buhay mo. And in confidence,
shall be your strength. Meron kang lakas ng loob kasi alam mo, walang kalaban na lalaban sa'yo na mapapabaya ka ng Diyos. Walang ganun. Kung may kalaban ka man, hindi ka mapabayaan ng Diyos. Kung may confidence ka, yun ang lakas mo. Blessing yun, di ba? Sino may ayaw nun? Gusto mo magulong buhay? Ano nga si Yana? Ano nga lang ha? May nakilalang pogi kaso may asawa na. Eh, mas maganda ako. Mamahalin ako na to. Naku, may magsabunot ng kapan. Eh, hindi. Gusto, ito ang gusto ko eh. Bakit ba? Ang gulong buhay nun. Hindi ka na maghanap ng iba. Ang dami dyan. Kaya kanina, mga top 1, top 2. Influensya ko si ma'am na ano, ganyan. Hindi natin gusto yung gusto natin, quiet. At yung politiko, kung politiko ka pa, magulo dyan. Pastor ka na, di ba? Hindi ka pa kontento. So, blessing ang ino-offer sa kanilang Diyos. Gusto mong blessing, katahimikan, blessing, maliligtas ka. Okay, hindi yan sa kaligtasan ng kaluluwa, pero parang ganun din, may relate mo yan eh. Ang sabi nila, you would not, ayaw nyo. Sinong ayaw ng blessing? Sinong gusto ng blessing? Sa labas, mayroon bang ayaw ng blessing? So supposedly, wala kasi blessing nga eh. Katayamikan, kapayapaan, kaayusan, katalinuhan, kasaganaan, lahat tayo gusto yan. Pero bakit nila ayaw? Bakit? Sa palagay nyo? Actually, hindi sinabi dito, pero na-derive ko lang eh, kasi medyo nagdagdag ako dito. Pero nakita ko dito, blessing na ayaw pa kasi it is the ignorant number one, yung self-will, it is a rebellion against legitimate authority. Pero number two, it is ignorance of the blessing. From submission and obedience. Hindi nila alam, pag sumunod sila sa Diyos, blessing. Ayaw pa yun. Ito, ayaw nila eh. So alam nyo naman nangyari sa Isaiah hanggang yung mga audio, yung iba naligtas, pero nadamay. Kasi hindi sila namatay, pero karamihan doon namatay. Patay, pati anak, babae, ubos. Lalo sa panahon ni Jeremiah, sabi, sumuko na kayo. Sabi ng Diyos, pinaparusahan kayo, sumuko na kayo. Kung sumuko sila, at least hindi sila inubos. Diba? Hindi sila sumuko, inubos sila. Kaya yun yung, kaya yung iba, alam nyo, pag may self-will ka, kasi ganito yan. Ay, malaki na ako eh. Alam ko na gagawin ko. Hindi ako papayag na may magsasabi sa akin kung anong gusto kong gawin. Dapat ako yung, eh kaso hindi mo alam, sinasabi pa sa iyo, blessing pa lang, ano nun. Katumbas nun, pag sumunod ka. So, ignorance yun. Tama ba? Masama ka rin, especially mga kabataan. O, anak, mag-aral ka mabuti. Nakakatamad ako, laro na lang ako. Diba? Anong gusto nyo, aral o laro? Gusto nyo laro, pero kailangan nyo mag-aral. So, mag-iisip ka ngayon. Parang nakwento ka ito last Sunday, diba? Yung pilosopo, naalala niyo yan. Eh, ba't ako mag-aaral? Matulog-tulog ka dyan? Ba't ka mag-aaral? Eh, parang tumalino ka. Ba't ka kailangan matalino? Para may mabuti kang trabaho. Eh, pag may maayos kang trabaho, ba't kailangan ba yan? Para may pera ka. O, ba't kailangan ko ng pera? Para makapag-relax ka. Ito na nga, ginagawa ko na nga eh. Pilosopo yun, ha? Pero... yan. So, ganyan po yan. Kaya rebelde yung iba. Ignorant. Hindi nila alam na pag sumunod ka para sa Diyos, legitimate authority, di ba yan, mag-aral ka muna, hindi ko yung paglaki mo, ano, doon ka mahihirapan. Eh, pastor, may kilala ako. Pero gusto mo mahirapan ka pa ng ganon. Alam nyo ba na, ginasagi siya, may mga trabaho na pipirma lang. Boss, pwede ba ganyan? Lagi pinapakiusapan, di ba? Hindi ikaw yung, hoy! Umisi ka na, huwag ka. O ikaw yung boss. Boss, pwede ba? O boss, ganyan. Sir! Hindi nyo, ang saya nun. Kayo nagdi-decide. Amen? Amen. Sa mundo may mga ganyan, blessing yun, pero iba, unfortunately, hindi ginagamit sa tama, makasarili lang sila, pero... imagine mo kung kristyano ka na, nagalangit ka na sa harapan ng buhay mo dito. Kasi sumunod ka. Amen? Amen.
Kasi masera, nag-i-aimin eh kayo. Amen? Amen. Huwag kang mabuti ha. Ano pa? Yan, yung mga babae na naman. Noong nada eh, di pa kikay-kikay ka dyan. Eh, masaya to, itong ano eh, uso eh. Uy, huwag kang boyfriend ng ganyan. Mga tambay ha, walang alam yan. Gulping ganyan. Hindi naman, ang ganda kong to eh. Kaya ano nga, pinapasunod ko nga yung lalaki sa akin eh. Naano ko lang. Ginakabutan ko lang, sumusunod na eh. Sa ngayon yun. O, ano nangyari? Naglandi-landi ka na, may anak agad, madami pa. Ano, komportable yun? O yung gusto mo, yung nasa ano ka na, maayos ka ng kalagayan, sa mag-aanak, maayos yung asawa mo. Nasa church ka pa, gilingkod ka pa sa Diyos, saya! Amen! Amen! Amen. Kaya huwag ka, kasi hindi, ignorante, ano mo, pareho lang yung buhay na yan, mag-aanak ka na, mag-aanak ka ng 25, mag-aanak ka ng 15, pareho lang yun. Mag-aanak ka rin eh. Pareho ba yun? Kasi ignorant, huwag kayong ignorant, amen? Amen. Alamin nyo lahat ng bagay. Bakit ganun, bakit ganyan? Bakit kaya inutusan ako? Bakit inuturuan tayo? Bakit sa Diyos, puro tayo Bible? Bakit tayo inaaral natin yung aralin? Tapos may recitation, may quiz, may preaching, may application. Bakit ganun? Eh, di ba yung buhay na natin, gusto natin buhay? Ah, pero wala yung blessing sa'yo. Gusto mo yan? Hindi ko naintindihan yun. Yun nga eh, exactly the point. Hindi mo naintindihan, kaya pinapangaral sa'yo. Amen? Amen? Number one, rebellion yan. Self-will. Number two, ignorance of the blessing ng pag-submit sa Diyos. Hindi mo alam. So, isip ka ng isip sarili mo. Yan. Alas na. Ilis lang ito, sabi sa inyo eh. Hindi tayo magtatagal. Yung ating point, ano? Binasa. Ano napansin sa binasa natin? Pamilya na tayo dito. Anong klase tao itong mga to? 2 Peter 2 and 3. Mga reprobate yan. Gusto mo itulad ka sa bakla? Hindi mo na bakla eh, pero parang bakla ka eh. Attitude mo. Rebelde. Ignorant. Ang sabi dyan, but chiefly them that pag chiefly, kasi maraming klase ng tao, yung iba hindi reprobate, yung iba reprobate. Pero lalo na daw yung mga taong mga gagamitin dito ng ano, self-will na naman eh. Okay, ulit basahin ko na lang ha. Kayo pa lang basa. Ready, go. But ye that walk after the flesh in the lust of uncleanness and despise government, whose subjects are they, self-willed, they are not afraid to speak evil of dignity. Okay, slay ko muna yung verse bago natin ano yung point ha. But chiefly them that walk after the flesh. Itong mga taong daw to, naglalakad. Pag sinabing walk after, yun ang sinusunod nila sa buhay nila. Yun yung sabihin nun, ha? So alam nyo yung flesh? Masama ba yung flesh? Hindi. Pero, may mga natural desire yan. Pero hindi siya yung susundin mo lagi. Gusto kong kumain ng ice cream sa umaga hanggang ano, isang buong linggo. Ang sarap nun. Amen? Pero gusto kang ano, pag ano, hindi ka mapabuti ang katawan mo. May sipong ka pa. Pero masarap pa rin. Pero hindi nga dapat. Eh, yun ang gusto ng laman eh. Yun ang gusto sabi ng utak mo. Ano sabi sa Spirit? Ano sabi sa Bible? I-balance mo yung diet mo para maging malusog ka. Magamit ka ng Diyos. Ito mga klase ng tao daw to, ganun. May flesh na, may lust pa. Of uncleanness. So, ano yung madalas yata? Maruming babae to. Ano yung sabihin nun? Maggaslaw, bastos, yan, di ba? Manood lang kayo ng TikTok yun, puro ganun. And despise government. Alam nyo yung despise, look down. Eh, lang kwenta yung mayroon. Dapat pasabugi na yung ano, city hall eh. Eh, doon tayo, ganyan. Ngayon, may mga ano rin yung mga yan. Misang ganun tayo, di ba? Pero nasa context. Yan naman yung presumptuous. Nakita niyo yun? Lagi magkakasama yan. Presumptuous, self-willed. So malinaw na itong mga presumptuous, self-willed, di ba? They're not afraid. Masama ba yung maging afraid? Depende sa kinakatakutan mo. Itong ginagawa nila, speak evil of dignity. Yung mga kagalang-galang, binabastos. Dapat matakot ka doon. Bakit?
Kagalang-galang sa bastusin mo. Diba? Katulad ko, may matinong tao dito. Kunwari lang, si Brother James ay matinong tao. Eh, nakabarong siya, diba? Eh, siya nagdadabit ng ganyan. Kaya, eh, nakabarong, ha? Huwag sa pagtulog, ha? Sabihin, kaya ka nagdadamit ng ganyan, kasi alam mo, dignified ka. Though again, madali lang yung damit eh. Pero may mga taong dignified. Ay, wala si Brother James. Matinong tao. Nabayad ng tax. Ano pa? Isa lang asawa. Men? Di nagmumura. Di nagnanakaw. Tagtsakan ko nga si Brother sa mukha. Mga ganun ba? Walang pakialam eh. Actually, may mga matin nga natin dito, di ba? Parang wala. Sinaga natin yung kaso talagang hindi nila ano eh. Puto si Christian, mamabait, di ba? Mukha lang. Kaya dapat maayos na lang. So, pag maani, huwag mabastusin yung ano. Eh, kaya si John Anderson nga. Tatay niya, ginagala ng marami, babastusin niya. So, doble-doble yung kasalanan nito. At parang nakikita ko ang hirap makarecover nung sakali makarecover pa siya. Sana makarecover, di ba? Mag-sorry siya. So, hindi ko sinabi dapat to talaga. Eh, kaso marami na rin galit sa kanya. Ang galit sa kanya, yung mga matinong tao. So, pero gusto natin, again, ha, mga points natin to, characteristics of self-will that we should recognize at maintindihan natin at iwasan natin ngayon. Eh, pastor, malayo ako sa ganyan eh. Pero dapat ma-recognize mo, anong klase daw yung mga self-willed na tao na yan? Ang nabanggit dito is they walk after the flesh. Kasi nabanggit natin ganyan yung presumptuous self-will, not afraid of evil, speak evil of dignities. Pero sabi niya sa umpisa, they walk after the flesh. Kaya sila rebelde. Kaya sila matapang sa maling bagay. Nag-umpisa po yan sa pagiging ang sinusunod nila yung laman. Ngayon, ikaw ba, proud ka ba na ganyan? Ako, ginagawa ko, gusto ko. Kung bata ka, natawa pa ako sa'yo, pero mapaluhin pa rin kita eh. Mali yun. Pero normal sa bata yun. Pero habang lumalaki yun, naintindihan yung gusto mo, yung dapat, yung mabuti, pinakamabuti, piliin mo yung pinakamabuti hanggat maaari. Hindi para ka dyan, ito gusto ko ngayon eh, ito gusto ko po, gusto. Hindi ka natuto ngayon, pag tinanong ka, anong gusto mo? Yun, pwede, di ba? Pero again, may boundary yun. Stephen, anong gusto mo? Diba? Tingnan mo sa context. Dahil naka-perfect ka na isa, anong gusto mo? House and lot. Sige, sa paso, pwede, di ba? So, gusto kong sabihin dito, kaya number one, rebellion against legitimate authority of self-will. Number two, ignorance of the blessing and submission to obedience. Di mo alam yung blessing, kaya ka self-will. Hindi ka dapat maging proud sa sarili mo doon. Amen? Hindi ka maging feel good about yourself kasi rebelde ka. Then pangatlo, it is rooted in following the desires of the flesh. Hindi again yung tama. Hindi honorable yun. Nakakahiyain actually. Actually pag doon iba, ano yun eh, pinapahanga pa nila yun. Kaya yung mga pag nag-celebrate ng ano dyan, birthdays, yung gagawin nila, hindi ka nais-nais. So, alam mo na agad na problema tayo pag politiko, yung problema tayo. Walking of the flesh is not a good practice. So, binanggit niya, lust. Maganda ba yun? Unclean. Sinang gusto mong maging madumi? Ngayon, si Shana, minsan dumi, minsan gumagap. Eh, bata yan eh. Kaya pinapalo, matutong hindi siya gumapang doon. Diba? Unclean. Despise. Presumptuous. Speaking evil of dignity. So, napakapangit yan. So nag-umpisa po yan dahil gusto mo lang yung gusto mo. Sinabi siya yung laman. Anong gusto mo? Kainin. Anong gusto mong gawin? Parang kanina may inano daw, di ba? Pinalo. Ang bata eh. Tinuruan naman siya. Conclusion. So huwag tayo maging rebelde. Amen? Amen. Eh pastor, napanood ko pelikula mga bida rebelde. Okay yun. Kung yung kalaban natin, evil empire, di ba? Maging rebelde tayo, di ba? Ganun din ngayon. Patuloy niyan, yung mga bakit natin tinutuloy sa Katolik o ganyan. Uy, bakit ka ano, dignity ba yon? Sa harap nila, oo, sa Diyos, hindi. Amen. Kaya walang problema sabihin natin peke sila at
tanga sila, ikaw ba naman sumasama sa Diyos-Diyosan eh. So okay yun. Pero kung natin, matino. Eh, nagkataon lang na pinanganak siyang Katoliko. Hindi naman niya alam. Naloko lang siya. Hindi natin yun. Ay, Katoliko, ha? Liko, Katoliko, liko, liko. Asarin mo lang. Hindi tayo ganun. Amen? Amen. Baka yun na nakakuha niyo dito, ha? Nakinig ko lang kanina yun. Hindi tayo ganun. Amen? Amen. Okay. So, the rebellious son. Sana makita natin ito, hindi tayo maging proud doon. Mga bata, yung iba, minsan, talaga, ano pa eh, ang tapang ko, gagawin ko yung ayaw ng tatay ko, gagawin ko. Syunga-syunga ka. Amen? Amen. Huwag kang maging rebelde, huwag kang maging ignorante, huwag kang lumakad sa laman. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo pong umiwas, especially mga kabataan, Panginoon. Minsan may idea sila na cool yun. But kita namin, sa according to your word, Panginoon, dinescribe nyo ito ay hindi maganda, masama. Nagagalitan nyo, Lord, ito. Ito yung mga example ng taong later, mapahamak. So I pray na kung manangyari doon, anak ng pastor na yun, hindi pa rin namin maintindihan siguro, whatever. Baka spoiled siya or something. Sana naman ay mag-aayos na sila, ma-realize yung mali. Ganito sa amin din. I pray, mga kabataan dito, Lord, obviously, lahat ay minsan nag-iisip ng ganyan. Nag-experiment minsan, gusto na sila naman masunod. Kahit sumusunod sila dati, gusto nila, mas sila naman masunod. So, I pray na mag-balance lang, Panginoon. Later, lahat kayo magkakaroon ng kalayaan. But sa according to ano yung status namin ngayon, under authority ka, sabi sa Bible, submit ka. Pag ikaw ay tatay na din, under ka pa rin ng pastor, so may Kristiyano ka, ngayon siya naman ay pastor na rin, under ka pa rin ng Diyos. So I pray, Panginoon, iwas niyo kami dito, Lord, patawarin kung may mga rebellious heart kami, the lot actually kami. To some point, meron kaming go against you pag kami nagkasala, go against your will. So patawarin mong bawat isa. But I pray na again, as we go along with our life, maglingkod kami. Yung pala objective namin, kami po hindi maging mayabang, rebelde. Kabaliktaran nito, Lord, kami mag-submit. At kami po mag-enjoy na naglilingkod sa inyo. Ay naiintindihan namin, tinatanggap namin kami under kami sa inyo. At mga ibang bagay pa, Lord. So ay namin yung mga nag-rebelde. Hindi namin alam bakit yung iba ay parang tinatamad, yung iba naman na backslide na talaga. Ma-realize namin, Panginoon, na dito yung tamang path para sa amin. Tulungan niyo pong bawat isa. Kailangan po, Lord, na kayo mag-ingat ulit for another week. Kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.